Sa maagang pagpanaw ni Lloyd, maraming mga nagtatanong kung paano na ang kanyang pamilya at paano na yung bahay niya na hindi pa pala ito fully paid. Ang inyong mga katanungan ay matutulukan na ngayon. Dahil ang bahay ni Lloyd Cadena ay fully paid na ito, mga kachikabes. Yes, you heard me right. Fully paid na po ito, kaya wala na po tayong dapat ikabahala dyan. Wala na pong babayaran ang pamilya ni Lloyd dahil fully paid na po ito. Si Lloyd Cadena ay isa sa mga sikat na vlogger ng taon. Nagsimula siya mag-vlog noong 2011, bali mahigit 10 dekada. Mag 10 years na sana siya dito sa mundo ng YouTube by next year. Apat silang magkakapatid at siya ang bunso. Kilala siya bilang isang masayahing tao, matulungin, mapagmahal na anak, at isang mabuting kaibigan. Kahit hindi pa siya ganun kayaman, pero madami na itong natutulungan. Namibigay ito ng madaming school supply sa mga kabataan. Lalo na yung nag-start ang pandemic, namigay siya ng mga relief goods at PPE sa mga frontliners nating mga doktor sa Paranaque Doctor Hospital. Namimigay din ito ng mga libreng tablets para sa mga pag-online learning ng mga kabataan. Yes, ganun kadami ang mga natulungan niya. Hindi ko na maisa-isa pa lahat. Kahit hindi pa siya ganun kayaman katulad ng ibang mga vloggers, pero mas inuuna niyang tumulong sa iba kaysa sarili niya. Imagine, yung bahay niya, loan lang pala yun, mga kachikabis. At take note, now lang siya nakabili ng bahay sa tagal ng kanyang pag-YouTube ha. Dati nakatira lang sila sa isang squatter area. Again, utang pa po ang bahay na ito, hindi pa ito fully paid. At ang pinaka-reason talaga kung bakit nagmadali akong kumuha ng bahay is because mag-retire na yung mama ko and I want her to experience na may sarili na kaming bahay. Sa bahay na kami, Harold. Hindi na kami sa squatter. Pero hindi pa fully paid, kaya masyadong masaya. At is amin na to. Sana bayaran mo naman. And syempre, hindi mawawala sa reason na i-demolish na kami. Ayoko naman na tumira kami doon tapos nakikita namin yung bahay namin i-demolish, diba? So magandang meron na kaming sariling bahay ngayon pa lang para kahit papano nasisimulan namin yung aming dream house. Ngunit, nagulat ang lahat sa balita tungkol sa maagang pagpanaw ni Lloyd Cadena noong September 4, 2020. Kahit ako hindi makapaniwala. Last month lang nag-reaction video pa kami doon sa vlog niya na Toblerone Stairs. Pakisupport na rin po andun sa main channel namin sa Just Be a Happy. Monetized channel na po yun. Please don't skip the ads. Maraming salamat po. Ayan, balik tayo kay Lloyd. Pumanaw si Lloyd sa edad na 26 anyos pa lamang. Maraming mga netizen ang hindi makapaniwala sa nangyari dahil akala ng lahat ay isang prank lamang ito. Ngunit sa kasamang palad, yes, totoo po pala at hindi ito fake news. Ito ang post ng kanyang pamilya sa mismong YouTube channel ni Lloyd Cadena. There are simply no words to express our heartfelt. Thanks for the prayers and sympathy you have extended to our family during this time of loss. Lloyd was confined in the hospital on September 1 due to high fever and dry cough. He was tested for COVID-19 on the same day, which the result came out positive on September 3. As soon as the result of his swab test came out, our family including BNT immediately isolated themselves. His vitals were okay and had no complaints. On September 4, 5 a.m., he was sent by the staff unresponsive and pale-looking. As informed by the doctor, he suffered a heart attack while asleep. He was cremated yesterday and his remains is in our house in Cavite in the meantime. All expressions of sympathy, including flowers and cards, are welcome. You may send this to our address at number 14 Iskara Kaingin Road, Barangay Santo Niño, Paranaque City, by Cadena Family. Sa maagang pagpanaw ni Lloyd, maraming mga nagtatanong kung paano na ang kanyang pamilya at paano na yung bahay niya na hindi pa pala ito fully paid. Ang inyong mga katanungan ay matutulukan na ngayon. Dahil ang bahay ni Lloyd Cadena ay fully paid na ito, mga kachikabes. Yes, you heard me right. Fully paid na po ito, kaya wala na po tayong dapat ikabahala dyan.
Wala na pong babayaran ang pamilya ni Lloyd dahil fully paid na po ito dahil sa kanyang MRI. Ano nga ba ang ibig sabihin ng MRI? Para sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang ibig sabihin ng MRI dahil ako ngayon ko lang din ito nalaman. MRI po ay Mortgage Redemption Insurance. When applying for a housing loan, a bank, you would be asked to get a Mortgage Redemption Insurance or MRI. An MRI is a form of life insurance that pays off a part of the whole of the insured's outstanding mortgage balance in case of his or her death is total disability. At ito po ay nililinaw sa post sa Facebook page ng Construct Now, Pay Later. Ayon doon, Lloyd Cadena's house is now fully paid because of their MRI. What is MRI? Mortgage Redemption Insurance. Actually, I'm not sure sa spelling mortgage or mortgage redemption insurance, whatever. Anyway, MRI is a requirement by Pag-ibig and banks before approving your housing loan. The proceeds of your insurance will fully pay the remaining loan while the excess of the insurance money will be given to your heirs. Did you ever wonder what will happen to your house without MRI? Pag-ibig and banks can foreclose your property regardless of how much is your remaining loan. MRI insurance that your family will still have your house to live when you die too soon. Kaya please, stop spreading fake news na hindi pa bayad ang bahay ni Lloyd. Cause the good son in him didn't want her mother suffer pag nawala siya. Hashtag RIP Lloyd Cadena, hashtag new house, hashtag construction now, pay later. Ayan po, malinaw na po sa Construct Now, Pay Later na fully paid na po ang bahay ni Lloyd. Ayun naman pala mga kachikabes, kahit papano hindi na mag-alala ang pamilya ni Lloyd about sa bahay niya. Lalo na yung pinakamahal niyang ina na si Mother Queen. Pakisupport na rin po ang YouTube channel ng kanyang ina, Mother Queen. Ayan, ito po ang YouTube channel ng mama niya. For me, bilang nanay din, di bali na sana madaming mga bayarin basta importante, kumpleto at buo ang pamilya. Wala tayong hindi pwede malampasan basta sama-sama tayo. Pero syempre, hindi natin hawak ang buhay natin dahil ang lahat ng ito ay tanging hiram lamang. Kaya habang andito pa tayo sa mundong ibabaw, live life to the fullest kahit madami mga problema, ignore lang yan dahil ang lahat ng iyan ay dadaan lamang sa ating buhay. Forget hates and always share love. Kayo mga kachikabes, ano ang opinion nyo tungkol sa topic natin for today? Feel free to leave your comment below. At huwag na rin kalimutan mag-like and subscribe. Paki-on na rin ang bell button for more videos. DJ. Have a great day to all. Hope to see you next time.